Hello guys, what's up? This is Louis Serrano. Welcome sa aking channel. So guys, sa video ito, pag-uusapan naman natin kung paano ko nga ba ginawa ito. Gamit lamang ang FCCCP or Faber-Castell Classic Colored Pencil. Guys, ito nga pala ang ating reference photo. At ito ay si Sanya Lopez. Dito sa video na to, i-apply lang natin ang mga tricks na sinabi ko noon sa nakaraang video. At kung di mo pa napapanood yung naunang video, ilalagay ko na lang yung link sa description. So guys, tara, simulan na natin ang tutorial. Dito sa mata, itong parte na to ang lagi kong inuuna. Dito, linalagyan ko muna ang mga dark areas at lalaktawan lang natin yung mga highlights. Pagkatapos naman ng black, mag-a-add tayo ng mga brown tone dahil yung mga parte na yan hindi siya totally black. Nagmumukha lang naman itong maitim dahil sa kanyang mga shadow. Then mag-a-add tayo ng white sa part na to. Itong white part na to ay tinatawag nating sclera. Huwag nyo siyang ganon dinan dahil magle-layer pa tayo dyan. Mag-a-add pa tayo ng mga gray tone dito para mas magmukha pa siyang realistic. At ngayon naman, kung makikita nyo, nag-a-add na ako ng mga details dito. Kung mapapansin nyo, sa reference photo natin, may mga gray tone kang makikita. So ang gagawin nyo lang dito guys, huwag nyo masyadong diinan yung black pencil natin. Para pagkatapos nito, mapapatungan natin siya ng color gray at kahit papano ay makuha natin yung color ng mata. Bibigyan ko ulit kayo ng tip. Itong tip na to, ngayon ko lang din siya ginawa. Kadalasan kasi sa akin guys, nakakalimutan ko yung mga kulay na ginagamit ko. Ang mga pencil kasi nito, wala silang mga name. Number lang ang meron sila. So mahirap silang tandaan. Gawin nyo lang guys, lagyan nyo lang ng tanda yung mga pencil bago kayo mag-start. Gaya nyan guys, linagyan ko siya ng maliit na tape. Ngayon naman guys, sa kilay naman tayo. Ang una kong ginawa, binuro ko muna ang kanyang outline. Dahil yung graphite hindi na humahalo sa colored pencil. Bale ang mangyayari guys, maiiwan na lang itong marka sa papel. Dito naman guys, kung mapapansin nyo, dinagyan ko pa rin siya ng kulay brown. Kahit brown na yung papel. Binibuild ko lang kasi yung skin tone dito sa kilay para po magmukha siyang realistic. Doon naman po tayo sa mismong kilay na. Dito sa kilay guys, inihibla-hibla ko lang yung paggawa. Huwag nyo masyadong dinan yung pencil. Maganda rin guys na matilos din yung pencil natin para mas maganda ang bawat hibla. Guys, dito pala sa reference, di naman po litaw yung mga hibla sa kilay. Nag-add lang po ako ng mga ka-artian para mas gumanda pa po ito. So guys, dito naman po tayo sa paligid ng mata. Inuuna ko dito yung mga dark areas. Kung papansin ninyo guys, dito sa parting to, dito sa may pagitan ng dalawang mata ay maitim. Diyan kasi sa parting yan guys, medyo nakapaupay. At dahil nakapaupay ito, hindi siya ganong tinatamaan ng light. Ang gagawin ko dito, lalagyan ko muna lahat ng mga dark areas dito sa paligid ng mata. Pero bago pala yun guys, binuro ko muna yung mga grid lines para hindi ito magmarka sa papel. Thank you.
Kung mapapansin nyo guys, add lang ako ng add ng layer hanggang sa ma-achieve yung pagka-dark ng area na to. Pagkatapos naman, mag-a-add tayo ng maroon, flesh, at pink tone para mas mabuhay pa itong portrait. I-overlap lang natin yung mga kulay na to dun sa mga dark areas, papunta dun sa highlights. Kung di pa kayo satisfied, add lang ng add ng layer hanggang sa magustuhan nyo na ito. Para naman sa mga highlights, add lang kayo ng white. Ito rin ang isa sa kinaganda ng tone paper. Kitang-kita ang color white sa papel na ito. So, ginabi na tayo dito guys. Sa mga oras na to guys, nag-a-add pa rin ako ng nag-a-add ng layer para mas makuha ko pa ang kulay nito. Yan na lamang sa ngayon guys. Pero bago ko ito tapusin, please like, comment, and subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Kung may katanungan pa kayo, comment nyo na lang sa baba. At kung may mga tip din kayong ibibigay sa akin, malagod kong itong tatanggapin. Halina't sabay-sabay tayong umangat guys. Maraming salamat sa panonood. Peace!